Hi guys! Kumusta po? At isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Especially po sa mga bago dito sa ating YouTube channel. For this video po ay gusto ko lang i-share sa inyo or i-update po kayo dito sa presyo ni Pepe Coin. And as you can see dito sa ating screen, grabe na po ang kanyang binagsak from all-time high. So meaning to say is isa po kayo sa mga nadala ng hype, bumili ng Pepe Coin dahil maraming nagpo-post sa social media na tataas pa daw. Tapos ayan, kung dito po kayo nakabili sa 04, ayan, or sa all-time high mismo, 044, right now ang presyo niya ay nasa 0158 na lang. So that is almost 70 to 80% na po yung kanyang binagsak. Okay, and talagang ipit na po kung hindi po kayo nakabenta or nakapag-cut loose. Now, ang question natin is, magtutuloy-tuloy pa ba ito pababa? Magsizero na ba ang kanyang value? Mawawala na ba ito ng presyo? Kasi parang laos na nga, so baka matulad lang din sa iba na mag-rag pull, so mawawala na lang bigla. And of course, pag nawala yan, mawawala din yung pera natin, especially kung isa po kayo sa mga nakapag buy and hold nitong Pepe Coin. Okay, so ang question natin is, ano po yung mga pwedeng mangyari? So, kung makikita nyo dyan guys, ayun nga, though bumagsak siya ng tuloy-tuloy, isa sa mga factor guys, ba't siya nagtuloy-tuloy pababa, is of course, tapos na yung hype. Ibig sabihin is, hindi na siya yung parang nasa kasagsagan na FOMO or fear of missing out. So, marami na nagbentahan kasi marami na ang kumita. And marami talaga, sa totoo lang, marami naging milyonaryo kay Pepe Coin. Pero right now is madami na rin ang nalulugi ng milyon dahil din kay Pepe Coin. Kasi nga marami na ang nagbentahan. So, marami na ang naipit, of course. Lalong-lalo yung mga nakabili nga sa taas, sabi ko. Pero ayan, pinakabagsak niya ay 0105. Ito siya. Ayan, tapos umangat siya ng 0.18, actually nag almost 80% yung kanyang itinaas if isa po kayo sa mga nakabili nung nag-dip talaga siya. And ayan, naka-recover siya kahit papaano, biglang pihit po siya, biglang baway pataas. So syempre sumabay din siya kay Bitcoin. So isa rin sa mga rason to, of course, bakit nagtuloy-tuloy pababa ay dahil din kay Bitcoin na nagtuloy-tuloy na rin pababa. And we don't know guys, no, if magtutuloy pa pababa lalo ang presyo ni Bitcoin, since ayun nga, medyo delicate kasi maraming mga negative na balita about cryptocurrencies ngayon. But anyway, si Pepe Coin ngayon is ito yung presyo niya, no? Sobrang baba talaga ngayon. And I don't know if it is wise to hold kasi ayun nga, kung papasok kayo kay Pepe Coin ngayon, ang dapat mindset niyo diyan is invest only what you can afford to lose and hold for long term. No, kasi ayun nga, kung makakabawi man yan, I think matatagalan. And dapat magkaroon ng update dito po kay Pepe Coin. Ibig sabihin, at least magkaroon ng progress sa kanilang project. At sabi po rito, sa balita about dito kay Pepe Coin, ayan po, ito siya. So sabi dyan, Pepe Coin correction complete after 66% decrease. So, correction, no, ang terminology nila. Yung pagbagsak ni Pepe Coin is price correction. So, ay nga, maraming nagbentahan kasi marami na ang tumubo. So, that is parang pinaka-simplest explanation bakit bumagsak si Pepe Coin. And of course, no, ganun naman talaga. Pag marami na, pag nag-oversold naman yan, marami na ang sobrang nagbenta, marami naman ang magsisibilihan. So, angat naman yan. Kaya maganda rin talagang abangan siya na bumaba pa ng bumaba bago bumili. Pero sabi rito, ayan, despite the drop, the meme price bounced today, possibly beginning another rally. Will this be a bullish reversal that leads to a new all-time high? Or is this just a relief rally? Continue reading below in order to find out more about Pepe price. Ayan, Pepe Coin price cools off after massive increase. So, 2,400% over 14 days, yun ang kanyang tinaas, no? Grabe, almost ilan yan, 240 times yung kanyang itinaas since nag-start si Pepe Coin. However, Pepe has fallen since leading to a minimum price of 0.18 on May 8, reaching the long term of 0.6 FIB
retracement support level. So, of course, na mga technical analysis na to about PepeCoin. So, sabi dyan, if the RSI reading is above 15 and trend is upward, bulls have an advantage. But if the reading is below 15, the opposite is true. While the current reading is below 50, the indicator is moving upwards. So, additionally, it bounced after reaching a new all-time low oversold reading. As a result, the indicator does not confirm if the digital asset is in bullish or bearish trend. So yun guys, no, yung sagot niya. Hindi sure nga kung pwedeng tumuloy siya pataas or baka magstay to dito. Ayan, 0.01 to 0.015 or 18. So baka dito siya maglaro. Okay, and we don't know guys, no, if magkakaroon to ng bagong all-time high. So I think for me, magkakaroon to ng bagong all-time high, tataas ulit. Depende if may progress nga sa project. At least magkaroon ng utility, just like Shibcoin, just like Dogecoin, no? Or may mga bagong influencer, ha? Bagong millionaryong influencer ang mag-hype kay PepeCoin. Ayan, pwede pang umangat yan. Pero kapag ayun nga, medyo lumaos to ng konti, baka tumuloy siya pababa pa. Pero anyway guys, no, dahil mababa nga siya, I think good to hold pa naman. Pero ulitin ko, invest only what you can afford to lose at dapat pang long term if mag-hold po kayo ng PepeCoin. Alright, so sana yung maliwanag sa inyo. No, sa mga wala pang BTR Finance Exchange guys, no, you can use BTR Finance Exchange. Lagi kong sinasabi sa mga advantage dito is hindi nyo kailangan mag-verify. Hindi nyo kailangan magpasa ng valid ID para tawag dito magamit nyo siya. Kasi kahit hindi kayo verified, you can trade, no? Pwede kayo mag future trading, pwede kayo mag spot trading, and pwede po kayo mag cash in and cash out anytime. Okay, pwede kayo mag deposit, no? Gamit si USDT, TRC20, pwedeng XRP. Ito madalas ginagamit ko pag cash in XRP. So nagsusend ako from coins.ph papunta rito, pwede naman po yun. And may mga videos naman, tutorial kung paano siya gawin. Alright, so ilalagay ko na lang po yung link sa description section and pwede nyo po itong i-download sa Google Play Store. Ayan, BYDFI, type nyo lang. Alright, so ito lang ang gusto ko i-share guys, no, about dito kay PepeCoin. And ulitin ko guys, no, ay medyo risky siya ngayon kasi not sure kung aangat pa siya or baka tumuloy siya pababa. Pero pag bumaba pa yan, of course, good to buy. Yun yung mga dapat abangan. Pero pag tumaas na siya ngayon, pero kung tataas siya ng sobrang taas talaga or mag all-time high, hindi pa yan sure. Ulitin ko, depende yan kung may bagong project or may bagong influencer na magpapahype dito kay PepeCoin. Alright, so ito lang ang gusto kong i-share. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.